Good day, everyone. Welcome again to our YouTube channel, Panelo Accounting Firm. Our primary advocacy is to help businesses and other individuals to understand how taxation works here in the Philippines and to comply easily to the different BIR repertorial requirements and eventually avoid penalties. Our topic for today is a continuation of understanding your BIR registration, and we are now in part two, which focuses on NONVAT registration and the option of computing the income tax. As a review, sa part one, we discussed about understanding your BIR registration, particularly understanding the registered activities listed in our certificate of registration, yung 2303 form, na kung saan we also learn the two types of taxpayer registration, yung VAT or non-VAT. So hindi na natin uli i-discuss ito. Kung gusto mong uling malaman kung ano yung difference ng VAT saka non-VAT, you go to the part one of this video. Now, today we focus naman sa non-VAT registration. Okay. Marami pong nagtatanong din sa amin kung ano ba yung non-VAT at ano may option in their computation of income tax. So maganda ito no, sa mga non-VAT. Sino ba itong mga to? Yung mga micro, small enterprises na kung saan, sabi dito, with annual gross sales not exceeding 3 million or not registered subject to OPT, so other percentage taxes. So na-discuss din natin ito ng part 1. Anong ibig sabihin yan? Now, ang ibig sabihin nito, kung ang estimated income mo kapag bago ka pa lang na mag-business register sa BIR, kung ang estimate mo ay ang sales mo ay hindi naman papalo ng 3 million and above, so mag-non-VAT ka na. Pero meron ka pa rin option na pwede ka rin mag-VAT. Baka sakasakali, eventually tumaas yung sales mo, eh, at least ready ka na sa VAT. However, pwede ka rin naman talaga mag-non-VAT muna. No? Then kung sakasakali, on the second, third quarter, eh feeling mo aabot ka sa 3 million or lalampas na sa 3 million, eh kailangan mo mag-apply na to VAT. So yun naman, eh iba naman ang computation yun kasi mayroong transition from non-VAT to VAT. So hindi kasali ito sa discussion natin. Now, ang assumption natin is hindi ka kaabot ng 3 million. Ngayon, sa train law, may no-offer ang sa train law, may no-offer na computation ang may option para may compute itong income tax doon sa mga non-VAT. Ito yung tatlo na to, 8% bundle rate o yung 8% gross taxation. Then the OSD, itemized deduction. Dati, OSD at itemized deduction lang ang kasali, no? At ang original na options para computing ang income tax. Now, sinamahan ng train law ng 8%. Yan. Maganda tong 8% na to, i-discuss ko sa inyo. Ito ang aking usually sinasuggest sa mga client ko, lalong-lalo na kung wala naman silang expenses na gaano. So dito sa 8% na to, eh, sa tingin ko, mas makakatipid siya at less worry no, sa audit. Okay, sige, i-discuss natin yan. Ngayon, paano ngayon mag-register? Halimbawa, naka-register ka na sa non-VAT. Gusto mo mag-shift sa 8%. Pwede dalawang paraan ito. Either pagpupunta ka sa BIR, mag-request ka na yung certificate of registration mo ay baguhin, gagawin nilang 8% bundle rate or 8% gross taxation. Or the second option is on coming first quarter reporting, yung 1701Q. So sa hindi ako nagkakamali, dati April 15 yan, ngayon na move na hindi na sinabay doon sa April 15, sa May 15 na yung kung hindi ako nagkakamali, no, first quarter ng reporting ng income tax first quarter. Ngayon, pipiliin mo doon yung 8% na deduction instead na itemized. Kasi yung itemized, ito yung default. Eh, no? Kapag nag-register ka sa BIR, ang default talaga ng pag-compute mo na income tax, eh, itong itemized. Now,
kapag doon pa lang, unang registration mo at nag-avail ka ng 8%, yan, 8% ka na dyan. Now, kung di ka naman nakapag-avail, pwede mo, sabi ko nga sa iyo kanina, option mo, una is i-amend yung COR mo at mag-avail ka ng 8%. Ilalagay, particular, dapat ito ay nakalagay sa COR mo mismo, explicit, no? Naka-indicate sa COR mo para automatic 8% ka. Now, kapag hindi naman nangyari yan at gusto mo mag-avail pa rin ng 8%, ngayong taon na to pwede, no? Bago dumating yung first quarter ng 1701, yung reporting mo, ilalagay mo 8%, hindi itemized deduction. However, ang problema nga lang dito is hindi naka-indicate yung 8% mo, no? Parang gusto mo sa COR mo, no? Ang ginawa mong option is to avail 8%. Ang problema nga lang dito, eh patuloy ka pa rin na magbabayad na magsasubmit ng percentage tax or yung 2551Q. Pero zero lang amount ang lalagay mo doon, tapos ipipiliin mo lang kasi doon, may button doon, ikaw ay 8% taxation, ina-avail mo yon. So, kailangan mo pa rin mag-submit ng 2551Q kasabay ng paggagawa mo rin ng 1701Q. Eh, kailangan mo pa rin mag-submit nun. Eh, yung nakaibahan naman doon sa talagang naka-register explicitly doon, naka-express or nakasulat na mismo doon sa COR na 8% ka, hindi mo na kailangan pang gumawa ng 2551Q dahil yung 8% na yan, automatic yan, kasama na yung percentage tax doon. Again, ha, nilinawin natin, kapag nakalagay sa COR mo na 8% ka na, yun lang ang gagawin mo. Wala ka nang gagawin na percentage tax yung 2551Q. Now, kung gusto mong i-avail itong 8% at hindi mo na in-update yung certificate of registration mo at ikaw ay non-VAT, so kailangan mo pa rin mag-submit ng 2551Q dahil nga hindi ka explicitly 8% ang registration. So ina-avail mo lang ito ngayong quarter na to. Hanggang sa dulo na, hanggang sa fourth quarter, dapat 8% ka na. Kasi hindi pwede pong pabago-bago. Sa buong taon, kung anong ginamit mo, 8%, 8%. Kung ginamit mo OSD, dapat sa isang taon. No? Itemize, dapat isang taon. Hindi yung first quarter, ginamit mo 8%, the second quarter, OSD, then third quarter, itemize, or something like that. So mali po yun, no? Mali po yung computation yun. So madadali po tayo doon. Dapat isang taon, gamitin mo 8%. O, sa hanali uli magbabago kapag another year na uli. Kung gusto mong mag-shift sa ibang option. Okay, maliwanag ba yun? Now, itong OSD, hindi naman ito ina-apply sa COR. Ito ay para ding sinasabi natin, hindi explicit sa COR, pero pwede mo siyang i-avail ngayong darating na first quarter uli, no sa May 15, hindi mo pipiliin yung itemize, kundi pipiliin mo naman OSD kung yan ay gusto mo. So ngayon, kapag napili mo yung first quarter OSD, the second quarter, third quarter, ay hanggang annual return ay dapat OSD ka na. Hindi uli, pabago-bago. Now, kung sakasakali, wala ka namang 8% sa COR, talagang naka-default ka, itemize, at ito ang pinipili mo. So therefore, kapag gumawa ka ng first quarter, pipili mo yung itemized na. So mag-itemize ka ng mga expenses, allowable expenses mo para ma-deduct doon sa gross sales until you come up with the taxable income. Okay? Going back dito sa OSD, no, kapag ito pinili mo, meron ka pa rin percentage tax dito quarterly. Okay? Dito sa 8%, meron ka pa rin quarterly na percentage tax kung hindi nakalagay sa COR mo yung 8%. Pero kapag nakalagay talaga na 8% yung COR mo, so hindi ka na kailangan magpasa ng 2551Q. Alright. So, ngayon, paano ba siya kinocompute? So, meron akong mga sample dito. So, before that nga pala, importanteng maintindihan nyo rin itong three individual income taxpayer. Na-discuss ko yata ito sa part 1 din. So there are three: pure compensation income earner, business income earner, saka mixed income. Kapag pure compensation income earner ka, ito yung sinasabi nga natin, employee-employer relationship, na kung saan ang income mo
ay tangi lamang sa sweldo na tinatanggap mo sa pagkatrabaho mo sa kumpanya. So, kailangan mo bang mamimili dito? Hindi. Kasi ikaw ay, ang nagko-compute sa iyo ay yung company ng income tax. So, iba naman ang computation dito. No? Na nandito yung nililess yung mandatory contribution tulad ng SSSP at pag-ibig, something like that. So, hindi natin nidi-discuss yan. Itong number 2 at number 3, kapag yung business income earner, yung self-employed, no? Kapag sinabing self-employed, ito yung mga businessman o businesswoman, nagtayo ng sa kanilang business para kumita. Or, kaya self-employed. Or, practicing a profession. So, tulad ng mga CPA lawyers, engineers, architects, etc. Pwede sila mag-practice sa kanilang profession. So, therefore, pwede sila mag-register sa BIR kapag either non-VAT or VAT. Kung non-VAT ka, ibig sabihin, expect ka na hindi tataas yung income mo ng 3 million. And then, of course, you have the option na di-discuss natin how to compute that. Then number 3, mixed income earner, combination, no? Nagtatrabaho ka na sa isang kumpanya, bukod doon, meron kang sariling business. So, therefore, kung may sariling kang business, kasama ka rin dito. Kung non-VAT ka, kung may concern ka rin dito, kasi nga, nag-register ka sa BIR for your business. Now, okay na tayo, going back. Ano ba ang difference nitong 8% bundle rate? Sinabi kong bundle rate kasi, kasama na dyan yung percentage tax. Kung mapapansin mo, 8% yan, yung ginawang matas nito, in-assume nila, yung 5%, yun yung babayaran mo para sa income tax. Yung 3%, ito yung percentage tax, yung business tax. So therefore, 8% yan. No? Yun na ngayon yung assumption ko lang kung bakit na yung they come up with the 8%. Pero yun din ang nababanggit din sa akin. No? Kaya sinabi, kaya sinabi ko bundle rate is 5 plus 3. Okay? Yung OSD naman, ito ay, mamaya didiscuss na nga natin, 40% yan. Then itemize isa-isa. So isa-isain ko muna paano siya kinocompute. Ang pinakasimple din computation dito ay 8%. Bakit? Yung sales mo na for the whole year, hindi ko i-discuss yung quarterly na computation. No? Ang discussion natin is for the whole year. So the sales is 1 million. Ima-minus mo lang yung threshold na 250. Yung non-taxable income threshold. Ano ibig sabihin nun? Kasi nga, sabi sa table, ito yung bagong batas, yung 250 na kumikita, no? Hanggang 250, 0 per 0 ang ano, sila silang babayaran. So sa loob ng taon, gayon din sa mga empleyado, no? Kapag kumikita ka, sumisweldo ka ng 250 below, wala kang taxation, wala kang income tax. Ganon din sa business. Kaya minus dito, minus mo na yung 250, yun ang magiging taxable income in computation of 8%. Okay. Now, itong 750 na to, imumultiply sa 8%. Ah, napakadali lang. 750 times 8, ang tax due mo ay 60,000. So, yan na, automatic na. 60,000. Then, after niya, ano pang taxation na babayaran mo? Itong percentage tax. Kaya lang, sabi nga natin, bundle rate yan. Hindi mo na kailangan mag-file kapag explicit yung 8% sa COR mo. Hindi mo na kailangan mag-file ng 2551Q. Pero kapag inabail mo lang ngayong taon na to at tuloy-tuloy, kailangan mo pa rin mag-file ng 2551Q pero zero amount. So therefore, 60 plus 0, ang total taxation mo in terms of income tax at business tax ay 60,000 lang. Okay? Napakabilis computed. Okay? Mamaya sabihin natin advantage din yan. So optional standard deduction o OSD, automatic yan, ina-assume mo, ina-assume ng batas, na yung 40% yan yung deduction. Ito yung kunwari mga expenses mo. No? Ina-assume na 40% lang. So therefore, 1 million multiply by 40%, yun ang deduction niya, which is 400,000. So 1 million minus 400,000, ang taxable income niya ay 600. When we say taxable income, ito yung base para makuha yung tax due o yung income tax. Okay? So therefore, 600. Ngayon, itong OSD,
ay after mo ma-compute yung taxable income, pupunta ka ngayon sa table. Ano yung table? Ito yung tax table na sinasabi natin. So, paano na-compute ang tax niya? So, ito 600, guys. So, 600, it falls under this range. 400, between 400 to 800. Tama po ba? Yes. Automatic, ang initial tax niya daw ay 30,000. So, ito nilagay natin. Initial tax, refer to tax table, 30,000. Plus, 25% of the excess over 400. So, excess ng 600 minus 400 times 25%. So, yan. Ito yung formula, 87,500, no? E12, yung E12 ay 600 minus yung range ng, yun, no? Tinga lang, mali ako dito. Minus 400,000. Buti naman, nakita nyo, itaya ng tama. So, yung 600, kasi nandito sa range ng 400, 800 eh. So therefore, 30,000, yung initial 30, plus 25% ng 600 minus 400. So ito ay E15, 600 minus 400, multiplied by 25%, enter, 50,000. So 30 plus 50, 80,000 ang income tax due niya. Okay. However, kapag OSD ka, eh kailangan mo pa rin magbayad ng percentage tax quarterly, 2551Q, which is 33% of what? 3% of sales. So therefore, 3% of 1 million, yan, ito yung formula, E6, 1 million multiplied by 0.03 is 30,000. All in all, sa loob ng taon, ang binabayaran mong income tax plus the business tax is 80 plus 30, 110. Di hamak na mas maliit yung 8%. So meron kang tipid dito na 50,000. Same sales, 1 million. So saan ka na? Dito pa lang ay 8% ka na. Okay, dito pipiliin mo. Now, the third is yung default, yung itemized deduction. Ibig sabihin, hindi mo in-avail itong dalawang to. So, you need to itemize your deduction. Okay? Ngayon, ang mga allowable deduction? So, yung normal na paggawa ng financial statement natin sa income statement side. Sales minus cost of sales. Kung yan, meron po dito na ito po ay merchandise type. No, or trading type, kaya cost of sales lang. Kapag kasi service is cost of services. Kapag naman manufacturing ay cost of goods sold. So, hindi na natin di-discuss yun, no? So, assuming cost of sale, ito yung mga direct cost. No, direct cost na para mabenta mo, para magkaroon ng benta. So, ano yung mga direct cost? Yung usually mga direct materials. Ito yung halimbawa, nagtitinda ka ng, nagbabuy and sell ka ng RTW or ng mga clothes. Bumupunta ka sa divisoria, kunwari, ang bumili ka ng t-shirt worth 90 pesos. So direct materials yung 90 t-shirt na yon. Then pagdating mo dito, sa opisina mo, sa kumpanya mo, binibenta mo naman to ng with markup, for example, ng 150. So therefore, 150 yung sales, minus yung direct materials, which is the cost of sale, which is 90. So, magkano ulit? 150 minus 90. So, 60 pesos yung gross profit natin. 60 pesos kunwari. Now, may mga operating expenses ka. Ito yung operating expenses. These are expenses. Example, mga general and administrative and selling expenses. So, yung bayad mo doon sa accountant mo o bayad mo sa empleyado, so bayad mo sa mga electricity, tubig, transportation, fuel and oil, for example, yan yung operating expenses yan. So, hindi yan yung cost of sale, no? Yung mismong direct. Ngayon, for example, dito ang gross profit mo, 60 pesos, no? So, kunwari, ang operating mo ay 20. So, kumita ka ng 60 minus 20 is 40. Yan yung net income mo. Going back to our example, so kunwari ang cost of sales is 600. Yung cost of sales, again, direct cost, they are necessary. Ngayon, isa pa nga pala,
kapag nag-itemize deduction ka, itong expenses mo, yung 600 sa 100, must be necessary. Ano ibig sabihin? Necessary doon sa yung mismong nature ng business mo. Baka ka ako, maglagay ka ng mga expenses siya, kunwari, grocery ng pamilya mo, o necessary ba yon para mag-operate ang kumpanya mo? Eh, hindi, no? Necessary yung para sa pamilya mo lang, pero sa kumpanya, ay hindi. So, ano pa yung mga necessary? Yung talagang tatakbo ang kumpanya, kaya gumasos ng ganun, para tumakbo ang kumpanya, para gumasos ka necessary. Ganun din yung ordinary. No, yung ordinary, yung usual na gastos sa isang kumpanya. So sabi ko nga sa iyo, again, sa grocery, usual ba na yun ang gastos ng kumpanya? Hindi. No? So same like that, same other example, lahat ng hindi necessary at ordinary ay hindi pwedeng ikaltas as isama as allowable deduction. At ito yung pinakapangatlo, yung pinakamahirap. Substantiated. Ayan, substantiated. Ano ibig sabihin yan? Sinusuportahan niya, may suporta. Merong suporta doon sa expense. Anong suporta? Yung OR saka sales invoice. OR or sales invoice. Kapag nagbayad ka sa mga service type, OR. Kapag nagbayad ka ng pambili ng goods, sales invoice. Yun ang basis. Kaya dapat yun ay may attach, masubstantiate yung magkaroon ng support doon sa pinabili mo. Ngayon, halimbawa, fuel and oil, na nagpagasolina ka, nawala yung OR mo. So, pwede mo bang isama yung gastos na ginastos mo sa fuel and oil sa pag-compute mo ng income tax e nawala yung OR mo? Hindi pwede. So, dapat na andun, naka-attach sa voucher yung OR niyan. Mabusisi po ito, no? Saka bukod doon, meron tayong mga ceiling na mga expenses, particular expenses. Pero hindi ko siya na sasabihin. In basic lang tayo. Now, again, dapat yung expenses mo to be allowed by the BIR ay dapat necessary, ordinary, and substantiated. Okay? So, therefore, kunwari, lahat yan ay substantiated at necessary at ordinary. So, 400, minus yung operating expense mo, 300 yung magiging taxable income mo. Sa income statement, ang tawag dyan net income o net operating income. Pero sa pagdating naman sa computation ng income tax, yan ang tawag dyan ay taxable income. So ito na yung basis ng pag-compute mo ng income tax. So titingin ka, paano mo ulit mako-compute ang income tax? Refer to the table. Itong dalawa to, OSD, itemized, you refer to the table. However, sa 8%, multiply mo lang sa 8%, hindi ka natitingin sa table. Now, how to compute therefore itong itemized na deduction at you come up with taxable income of 300. So yung 300 niya, titingin ka ulit sa table. So that is, sa yung 300 niya, sa range ng 250 to 400. Tama po ba? Yes. So meron ba siyang initial tax? Wala. Kasi 20% ka agad. So zero yung initial tax niya. Plus, 20% of the excess over 250. So 250 excess ng 300 minus 250 times 20%. Ganun ba ginawa natin dito? O yun. Walang multiply. So ang ginawa ay 300 minus 250. Then multiply. Oops. Multiply by 0.25. Yeah, ay 0.25. Sorry, 0.20 dito po tayo. Okay, enter. Yan. So therefore, so magkano ang tax due niya kapag 300,000? 10,000 ang tax due. Then, since na ikaw ay naka-register as non-VAT, ganun din, no? Kailangan mo pa rin mag-report, kailangan mo mag-report ng percentage tax. Okay? Ito ay quarterly. Ano yung percentage tax? 3% ng gross sales. So 3% of 1 million is 30,000. All in all, magkano ang itemized? All in all, magkano ang taxation mo kapag itemized ang pinili mo? 40,000. Di hamak din na mas mababa dito sa
OSD. Ito ang pinakamababa, itemize. O ano maganda? Maganda, itemize. Okay? Mapapababa yan. However, be sure, yung expenses na i-report mo must be allowable ng BIR. At sino yung ma-allowable na deduction expenses? Necessary, ordinary, then kailangan ma-present yung support, substantiated. So kung marami kang expenses, kung ang kumpanya mo, for example, yung mga grocery stores, mga clothing, RTW, so meron siyang malaking cost, cost, no? May puhunan, then bukod doon may operating expenses pa. So pwede mong piliin itong itemized kasi more likely, maliit lang yung babayaran mong income tax. Pero, kung wala kang halos expenses at ayaw mo pa mag-abala, no, kahit hindi ka masyadong nag-iipon ng expenses, yung mga ORS ay burara ka, hindi mo na napafile, I rather suggest mag 8% ka na lang. Okay, may mga kumpanya na maliliit lang, no? Okay, naputol, no? May dumating na tao. Matagal-tagal, mga 10 minutes nalimutan ko na kung saan ako tumigil, hindi ko na maliliit. Okay, nasa 8% tapos nalabang ulit sinabi ko. Kung maliit yung kumpanya mo, yata I rather choose sa 8% ka mag piliin mo yan. At lalong-lalo na kung wala kang mga masyadong resibo. So 8% ang suggestion ko. Okay? So letter B. Ito yon. Presentation of ORSI. Presentation of ORSI ng ano ang supplier to, ng expense pala, I mean. Expenses, ito hindi mo na kailangan. Sa OSD, maganda rin, guys. Hindi mo na kailangan ito na mag-ipon ng mga resibo dahil may 40% yan, assumption niya, wala rin siyang, hindi siya okay lang, hindi na, walang substantiation na factor. So, hindi mo na kailangan i-present yung OROSI or, syempre, wala ka naman talagang expenses na nilagay dyan, yung 40% talaga, automatic lang yung standard. Okay? So, hindi mo na kailangan. Ngayon, kung ikaw, ang kumpanya mo ay halos hindi naman gumagastos o expenses. Ano tulad, halimbawa, ang kumpanya to, yung mga leasing company, yung mga, well, nagpapaupa, madalang lang naman yan, lagi may maintenance. So, therefore, kukunti lang yung expenses usually na nagagastos. Pero yung sales nila ay malaki. Di ba? Malaki yung sales nila. So kapag ginamit yung itemized deduction, yung sales minus kukunting expense, mas malaki yung mangyayaring taxable income ninyo. Okay? So therefore, kapag maliit yung kumpanya mo ay kukunti lang yung resibo, I rather choose 8% or OSD. Saka bukod doon, this letter C, hindi ka na para mag-attach ng AFS. Bagamat ang kailangan mo, audited FS, sabihin audited financial statement preparation. So, hindi mo na para magpagawa ng AFS. Pero, usually naman, sa mga pirma ng CPA is 3 million and above yung sales. Pero syempre, yung mga iba kapag itemized deduction, nagpapagawa pa rin ng AFS for bank purposes. No? Hindi naman pwedeng ipasa lang sa kapag masumaga niya sa mga bank, yung ITR lang. So usually, sinasamahan pa ng audited FS kahit na less than 3 million. Pero pagdating dito, 8% OSD, yan ang inabail mo, hindi na kailangan ng AFS. No? Ngayon, kapag merong sabi ng banko, pwede po bang nasa hinahanapan kayo ng AFS? Hindi po, no? Hindi kasi ang audited FS lang, yung in-audit yung mga expenses, yung sales expenses. Anong i-audit mo? Kung wala ka namang nilagay na expenses dito sa dalawa, o, di ba? Yung sales na yung ma-audit mo. So therefore, hindi mo na kailangan ng CPA talaga dyan.
Kailangan mo ba ng CPA para i-multiply 1 million sa 8%? O hindi mo na. I mean, kailangan mo ba ng CPA yung i-compute tong 8% na 1 million minus 250, 750 times 8%? Kailangan mo pa ba yan? Miski nga grade 1, kaya yung compute, no? Kung marunong lang siya mag-calculator. Okay, di ba? Sa OSD, kailangan mo ba ng CPA yan? 1 million automatic minus 40%, 600, 600 pupunta sa table. Sa table, medyo mahirapan pa, pero kapag natutunan mo, dali-dali lang naman. Di ba? Hindi mo na kailangan na audited dyan. Ito, kailangan to. Yan. Paano ba? Kailangan yan. Yes na nga lang. Yes. Yes. Okay. I go with that. Yes, AFS preparation option, no? Optional. Okay? So optional na kasi yung mga non-BAT less than 3 million eh. Sa mga CPA para mandatory pumirma, dapat 3 million yung above. Okay? BIR audit. O yan. Kapag itemized, guys, ma-audit kayo ng malamang. Malamang sa malamang ng BIR. Dahil iti-check nila, yung maraming iti-check sa'yo. Yung sales mo, tama ba? Pati mga books mo, lahat. Iti-checkin. Kasi nagre-record ka din ng mga expenses. Yung expenses mo, iti-checkin din kung yun ay allowable or nasa ceiling ng threshold ng mandated ng law in terms of claiming the allowable deduction. So yan, iti-checkin. Ngayon, kapag yan na-disallow lahat, more likely, yung 1 million yan, dun ka pupunta sa table. For example, like 600, disallow kasi wala ka mga resibo. Yung mga operating expenses, wala ka rin yung mga resibo. Yung resibo na tinutukoy ko, yung OR, yung sa SI, hindi yung mga resibuhan lang. So therefore, kung disallow itong 600, disallow itong 100, ang tax mix mo ngayon ay, ang taxable income mo ay 1 million. So 1 million, dito po fall under, 130 na kaagad yun, plus 20% ang difference ng 1 million minus 800. Bukod ba doon sa penalty? Kasi nag-audit sila after a year or after 2 years or after 3 years pa nga. So, eh, yung tatlong taon na lumipas, ang binayaran mo lang 40, pero lumabas pala is, nasa na ba tayo? Umabot ng dito. Malamang 130 plus something. So, 130, for example, 150 inabot. 150 minus 40, underpaid, understated yung taxable, yung tax mo, I mean. So, 150 minus 40, 110. Yung 110 na yan, mga subject sa penalty pa. Okay? So, ma-audit ka dyan. Hindi kita sa tinatakot. Pero, yun ang mangyayari. Kung sakasakali. Kaya dapat, pagdating sa itemized deduction, kailangan mo talaga dyan ng accountant, ng bookkeeper, para mag-maintain ng tama ng mga account mo, ng mga accounts mo. Kapag na-maintain naman yung mabuti, o mas mababa yan, di hamak sa sakali. Siyempre, mag-hire ka dyan ng mga galing na accountant. Yung gastos naman doon, may ma-deductible naman yan sa pag-compute ng income tax. Okay? Now, itong 8%, subject pa sa audit, o naman, lahat naman tayo ay mga subject sa audit, pero malamang sa hindi na. O malamang sa malamang, hindi ka pipiliin para ma-audit. Dahil, 8% lang yung ano nila eh. Yung 8% na yan, yung sales lang ang kanilang titignan kung ngayon nasa series. Okay, nasa series. Okay, tatama lang din yan sa mga withholding na ginawa ng mga customer mo. Kasi titignan nila kung under-declared ka ang sales, usually ganun lang yon. Kung under-declared ang sales mo, dapat sana, supposedly 1,500,000 pero ginawa mo lang 1 million, nakita nila dahil sa mga resibo mo, mga kulang-kulang, o kaya magbungi-bungi. So, yun, pwede yun. O kaya naman, nag-withheld yung customer mo, tapos hindi mo dineclare as sales. Madadali ka sa third-party verification. So, yun lang. Pero, yun na lang yung gagawin mo eh. No? I-monitor mo na lang yung sales mo, bawat issue mo ng resibo, yun ang ilalagay mo agad sa book mo eh. Magkakamali ka pa ba dyan? Huwag na, no? So, huwag mo lang, dapat i-declare mo lahat ng sales mo dito. Para kapag dumating ang audit, hayahay ka lang dyan. Walang, hindi ka matatakot.
no, hindi ka kakabahan na makaka-receive ka ng notice ng LN, no, letter of notice o letter of authority, LOA, na ikaw ay nasa subject na sa audit at kailangan mag-present ng mga dokumento in support your income tax payment or taxation payment. So hindi ka kakabakaba kasi nga ito lang sales na yung binabantayan mo. Ganun din sa OSD. Masasubject ka pa sa audit? Maybe or maybe not. Pero more likely, hindi. More likely lang yung chance na ibig sabihin, napakalate ang chance na ma-audit, na pasama ka sa audit ng BIR kapag ikaw 8% sa OSD in a bill. So para hindi ka matakot, babantayan mo lang yung sales lagi. Sa kayo mga withholding na ginawa ng customer, dapat yun yung na-report. Yun. Tapos sa itemized deduction, ayan, mag-ready ka dyan. Na kung gusto mong magnegosyo at gusto mong magnegosyo at less ang risk ng in terms of penalty ng BIR, I rather choose 8%. Yan ang suggestion ko. Miski kami, mga professional, para hindi na namin i-monitor ng aming mga expenses. Kasi mga expenses namin, usually, mga representation lang naman. E may ceiling ang representation. Sa, in terms of service, 1% ng sales lang. So 1% of 1 million, magkano lang yun? 1,000 pesos. So 10,000 pesos. O I don't know. Magkano ba? O 10,000 yun. Kung 10,000, siyempre representation, isang gastusan lang yun. Sa isang restaurant lang yun, ubus na. So, ano pa bang gastos namin? Fuel and oil. Eh, madalang konti lang naman yun kung peso 1 million. So, therefore, I will rather choose 8%. Bagamat kaya namin itong itemize, kami, I rather choose 8% na lang para walang sakit ng ulo. Okay? At wala pa kaming percentage tax na binabantayan. Okay? Sa ano pa? So, nasa iyo na yan. Again, no? Anong pipiliin mo kapag marami kang expenses, I rather choose itemize. At yung expense na yon ay laging supported by receipts, necessary and ordinary, at kaya mo i-account yan, I rather choose itemize. However, kapag wala kang masyadong resibo at wala kang masyadong expenses, either 8% or OSD. Pero syempre, laging mataas ang OSD. I rather choose 8%. Okay, kasi OSD, may percentage tax pa siya bukod doon sa income tax. Dito sa 8%, wala na siyang binabayaran percentage tax. Yung income tax lang yung isipin. Alright? So, I hope na makatulong sa ito. Okay, sino ang makikinabang dito? Yung mga non-VAT. Ngayon, sir, nakaregister, again, no, nakaregister po ako, wala pong 8%. Now, if you want to choose, doon sa first quarter, yun ang piliin mo, 8%. Or gusto mong piliin yung OSD, pag-file mo ng 1701Q first quarter, piliin mo OSD. Ngayon, by default, kapag wala kang pinili, itemize ka. Again, yung kung pinili mo 8%, dapat yan whole year na. First, second, third, and annual ITR. Yun ang application mo, 8%. Hindi pwede po paiba-iba. Now, if you have a comment, you have clarification, or questions, please, nandiyan sa baba, pwede po kayo mag-comment. Now, if naman nakinabang ka naman po dito, kami naman ay humihingi ng pabor para mag-like and subscribe. Kahit di na mag-share, subscribe na lang. Kapag hindi ka pa nakasubscribe sa aming YouTube channel. Okay, agad sa muli, sa susunod na discussion natin, malamang i-discuss naman natin yung mga reportorial requirement. No? Yung na hindi kasali doon sa certificate of registration mo as registered activities. Tulad halimbawa, ng mga QAP, ng mga SALTI, ng mga SALT, ng mga SLS, SLP, yung mga BAT, kapag BAT registered ka naman, maybe pagkating sa party o part 4, eh, doon naman tayo magpo-focus sa mga BAT registered industries. Alright, thank you very much po ulit sa inyong oras. Bye!